paano nyo sinagot yung tanong na why should we hire you? Huwag kayo maging honest. What's up, Meta Peeps? For this episode of our Ambush Interview, tinayo natin ang BGC Taguig para makipagkwentuhan sa ating mga call center agents. At para malaman na rin natin yung mga pinagdaanan nila during their application process. Kaya tara, makichika na tayo sa kanila! At ano yung account na hawak nyo ngayon? Taxation. Financial. For social media. Anong madalas na concern yung nare-receive nyo sa account na to? Lock accounts. Legality. Kasi usually may dapat na hindi nandun. Kailangan namin i-review. Kailangan ba namin tanggalin or hindi? It's all about tax refund. Ilang days usually yung nilalaan nyo for ma-call? Wala pa kami dun pero normally parang 1 to 2 days lang yata. Meron na kayong idea kung ilan? Yes. Same lang din? Same lang. Hindi eh kasi non-voice kasi kami. Meron daw bang script na ibinibigay sa mga call center agents? Siguro sa tagal ko, depende. Yung iba kasi meron talaga. For example, sa amin, hindi siya script. More on, kailangan lang namin tama yung ibibigay namin na sagot. So parang may correspondence na talaga kami. Then yung iba, yung first work ko actually is freehand talaga. So sa'yo talaga manggagaling talaga, walang mga spills? Wala. Meron naman, lahat naman ng accounts. May script naman kahit non-voice or voice eh. Meron naman, pero minsan kasi kailangan muling mag-freestyle. Sorry, I'm not a speaker straight. But I'm just adjusting. Oh. So parang meron ka din dapat sarili mo mga spills ganyan. Ah, so hindi lahat nung na-encounter nyo during call, merong script na naka... Ano? Kasi meron mga out of scope questions or concerns na walang script. So ikaw na bahal mag-freestyle kung nang sasabihin mo. Meron naman pero suggested scripting lang siya. So it's up to you kung paano mo na lang siya ipaparaphrase o make it on your own para maging personalized. So hindi lahat ng parang concerns na matatanggap nyo is nasa script. So kailangan nyo rin mag-adlib, gano'n? Oo, mag-adlib, yeah. Ito naman, mahirap bang pumasa as call center agent based on your experience? Hindi naman. Confidence lang naman ang kailangan dyan eh. Tsaka as long na you can communicate and speak English. Ikaw, Ronald, nahirapan ka bang mag-apply as call center agent? Hindi. Based lang naman yung experience. Pero ano ba yung mga kailangan para makapasok ka sa BPO industry? Normally, di na tinitinan yung educational, yeah, as long as college level ka. And then, BPO experience is an advantage or is a plus. In terms of English, dapat talaga marunong ka. Any tips ba para makapasa sila sa assessment? Ang dami naman magandang gawin eh kasi may YouTube naman. And he's right, Meta Peeps, meron tayong available videos here in our YouTube channel about BPO accounts, interview tips, and anything you need to know about BPO industry. Just click the playlist here and watch all the available videos for free. Ang daming tips mo na makukuha doon. So, tsaka anuin mo lang yung English communication skills mo, ganyan, writing skill. In no time, mapapasa mo rin naman yung mga assessments na ganyan. Para sa akin, mga tips ko sa mga during training or interviews, yung ginawa ko kasi, nanonood lang ako ng mga foreign movies para ma-practice lang yung English mo kasi English talaga yung pinakakailangan during assessment. Probably, just be yourself and if possible, kung gusto nyo talagang tumaas yung reading comprehension nyo and grammar, magbasa-basa kayo ng news or article na English talaga. Kailangan clear lang yung pronunciation mo. Eh, wag manghula. Yun lang. Clear lang yung voice then sound confident. Paano nyo sinagot yung tanong na why should we hire you? Si Steve muna. Sinabi ko na you should hire me because I have the experience and all. I have experience in BPO. Yun lang. Wala naman yung ano, wala namang sagot na you need to hire me because you are hiring. Ay, wala naman. Dinry mo naman, hindi naman. Auto-bagsak na yan. Auto-bagsak. Sa mga memes lang yun eh. Ikaw ano, paano mo, AJ, paano mo sinagot yung tanong na why should we hire you? Sabi ko lang yung experience ko, ganyan, ganyan. You should hire me because of my experience, my skills, saka yung educational background ko. Diyan, na-encounter mo na ba yung tanong na why did you leave your last job? Oo, no. Paano mo siya sinagot during interview? Huwag kayo maging honest. Sabihin niyo na lang, ano, career growth. Career growth? Oh. Paano pag sinundan ng tanong na bakit career growth, pwede ka namang mag-apply sa higher position? Di naman, wala namang ganun. Wala naman. Naiintindihan naman na lahat ngayon. Paano mo sinagot yung question na how do you see yourself 5 years from now? So, encounter mo ba yung question na to? Oh, hindi naman nawawala yun eh. Lagi ko na sinasabi na 5 years from now, probably I'm one of the, if not supervisor or team lead, probably managerial position na ako siguro at that time. I will stay for the company for 10 years. Ganun. More on commitment talaga, no, kapag tinanong ka, how do you see yourself in 5 years? And that's it for our BGC Ambush Interview. Where else do you want us to visit next? You can suggest by leaving a comment ng mga lugar na gusto nyo pa naming puntahan for our Ambush Interview. Thanks for watching! And see you on our next video. Bye!